Marami tayong mga plano sa buhay. Dahil dito, madalas ay nakakalimutan na natin maaaring may ibang plano ang Diyos para sa atin. Kaya naman sa isang iglap, nababago ang lahat. Marahil nagulat ang mga nagmamahal sa akin nang mabalita ang nawalan ako ng malay sa bahay at isinugod sa ospital. Pero ang mas hindi inaasahang balita ay ang nasa critical akong kondisyon at nag-aagaw buhay. Gising na, sir. Nasa'y kami ka? Kuya, pwedeng ka. 6 na minuto akong nawalan ng pulso. 4 na beses na inatake sa puso. At 2 ulit kinuryente para masagip mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, ay nagsimula ang matinding pakikipaglaban upang mabuhay. Hindi ko natanda kung ilang makina ang nakakabit sa akin. Ang alam ko lang, wala akong ibang kayang igalaw kundi ang aking mga mata at paminsan-minsan ang kaliwa kong kamay. Aaminin ko na sa oras na nagkamalay ako at nagsimulang makaramdam ng hirap at sakit, ginusto ko na agad sumuko. Sa isip ko, kung iyon na ang mga huling sandali ko, ayokong mamatay ng naghihirap at ayokong mamatay ng mag-isa. Ngunit mabuti ang Panginoon, mabilis niyang ipinaalala sa akin na hindi talaga ako nag-iisa sapagkat kasama ko siya. Tumawag ako sa kanya at sinabing, "Panginoon, ikaw at ako na lang ngayon. Samahan mo ako." Lingid sa aking kaalaman, hindi lang pala ang Panginoon ang kasama ko. Bulong ng nurse na nagbabantay sa akin, "Sir, maraming taong naghihintay sa iyo sa labas. Lumaban ka." Damang-dam ako ang pagmamahal ng bawat isa. Ang iba, iniwan ang kanilang mga trabaho para lang mapuntahan ako. Habang ang iba, magdamag na nagbantay para samahan ang pamilya ko. Ang iba naman ay nagdala pa ng pagkain at matyagang naghintay para madalaw ako. At ang iba, pagaman malayo, nagpaabot ng suporta hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, kundi maging sa pinansyal na biyaya. Sa mga oras na ito, punong-puno ang puso ko ng pasasalamat. Ang pagmamahal na natanggap ko ang siya kong naging lakas at nag-udyok sa akin upang lumaban at naising makalampas sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng aking buhay. Sa puntong ito, napagtanto ko na binigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay kaya hindi dapat ako sumuko. Sabi nga ni Papa, ang trabaho ko ay magpalakas at magpagaling. Wala akong dapat alalahanin sa labas. Kitang-kita ko ang patunay na makapangyarihan talaga ang panalangin. Mula sa critical na kondisyon, unti-unti akong nagkalakas. Isa-isa na rin nabawasan ang mga aparatong nakakabit sa akin at kahit ang mga doktor ay manghang-mangha sa di inaasahan kong pagbuti. Patuloy din ang pagbuhos ng suporta. Hindi mabilang ang mga mensahe at tawag na natanggap ko. Lahat sila ay nagpapakita ng positibong disposisyon at nagpapaalalang makakaya ko ang pagsubok na pinagdaraanan ko. Pumuhos maging ang tulong sa pamamagitan ng fund drive na inorganisa ng aking pamilya at mga kaibigan. May mga individual na bagaman hindi ko pa nakadaupang palad kahit minsan ay buong pusong tumulong. Ang iba, kahit kapos na sa pinansyal na aspeto, handa pa rin magsakripisyo. Maraming salamat po. Di ko man kayo mayakap bawat isa, alam po ng Panginoon na mahal ko kayo. Madalas, naghahanap tayo ng malalaking milagro na maganap sa ating buhay. Ang hindi natin napapansin, ang mga maliliit na bagay na nagkakalakip-lakip ay mga himala rin mula sa ating Panginoon. Dapat natin itong ipagpasalamat. Hindi pa po perpekto ang aking kalagayan. Mahaba-haba pa ang gamutan at may posibilidad pa rin kailanganin kong maoperahan. Ngunit hangad ko
na makapagpatotoo sa inyo sapagkat nandoon kayo para sa akin simula't simula. Ang testimonyang ito ay ang pagpupuri ko sa Panginoon at ang pagpapasalamat ko sa lahat ng nakasama ko at ng aking pamilya. Sa aking pagtatapos, may ilang mga bagay akong natutunan mula sa aking mga karanasan na nawa ay makatulong sa inyo. Una, ang Diyos ang may hawak ng buhay. Ano man ang mangyari, perpekto at mabuti ang kalooban ng Panginoon. Niminsan, hindi siya nagkamali. Ikalawa, makapangyarihan ng panalangin. Kinalulugdan ng Panginoon ang tapat at taus-pusong pagtawag. Ikatlo, ipagpasalamat ang lahat ng bagay, kahit isang baso man yan ng malamig na tubig o magising isang umaga na wala kang sakit. Ikaapat, pahalagahan natin ang bawat oras na kasama natin ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Maging bukas tayo sa pagsasabi at pagpaparamdam na mahal natin sila. Ikalima at huli, maglingkod sa Panginoon habang may pagkakataon pa. Maging prioridad natin ang mga bagay na makaluluwalhati sa Kanya. Hindi natin hawak ang ating lakas at buhay. Kaya habang may pagkakataon, ialay natin sa Panginoon ang bawat pintig ng ating puso habang tumitibok pa ito. Ako po, si Adam Jordan Concepcion, 34 na taong gulang, nangangako na magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon habang ako ay nabubuhay. Sana po ay samahan niyo ako. Muli, marami pong salamat. Mahal ko po kayo ng buong puso.